So, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-login sa Binance gamit ang laptop. So, naisip kong gawin yung video na to kasi nung una akong gumamit ng Binance sa laptop, hirap na hirap ako mag-login kasi kakaiba siya, parang magsasend pa siya ng code sa phone or ng notification. Pero, pag tinitignan ko yung phone ko, wala namang lumalabas na notification. So, nakahanap ako ng ibang paraan para mag-login sa Binance sa laptop. So, para makalagin ka dito, kailangan naka-download na sa phone mo yung Binance na app. Tapos, dapat nakalagin ka na doon kasi ang gagawin natin is maglalagin tayo gamit ang QR code. So, yun. Dito sa laptop screen, punta na muna ako sa Binance.com. Ayan. Tapos dapat naka-ready na yung cellphone nyo. Naka-open na yung Binance dito. So, ngayon dito sa laptop screen, kiklik lang natin itong login. Ayan. So, pag lumabas itong screen na to, i-click nyo lang itong nakalagay Get QR Code. So, click natin. Tapos lalabas itong security verification. So, ang gagawin natin dito, parang puzzle to. Itatapat mo lang itong puzzle na to dito sa isa. So, gamit itong scroll. So, ganyan. So, pag natapat na yan, may lalabas na QR code. Tapos, ito gamit na itong cellphone. Dito sa home, nasa Binance ako na app. Merong symbol dito na scan. Click na natin, nasa taas siya banda. Katabi ng search. Yan, tapos i-scan lang natin yung QR code. Tapos may lalabas dito sa phone na authorize or cancel. So, click lang yung authorize. Yan. Tapos dito sa laptop screen natin, nag-check siya. Tapos lalabas ito na parang notification. So, stay logged in. Yes lang natin yan. So, pag na-yes natin yan, yan. Makakalagin na tayo sa Binance nito sa laptop. So, hindi na tayo nag-type ng username o kaya password. So, ganun lang kadali makalagin. So, nung una, hirap na hirap ako dito kasi kakaiba yung lumalabas. So, buti na lang na hanap ko tong paraan na QR code lang yung gagamitin at makakalagin ka na sa Binance. So, hanggang doon lang muna yung video natin hanggang sa ngayon. So, hanggang sa susunod. Bye!